Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay, welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. A short reaction lang po ako ngayon, pero bago ko gawin yon ay maraming salamat po to my silent viewers, new subscribers na galing po sa kay MK Inday Ocray, sa aking kasamang reactor. Maraming maraming salamat po sa inyo, yung mga nagla-like, nagko-comment at saka nag-share, maraming maraming salamat din po. At patuloy po nating suportahan ang Kabusiness Official, Papa Dins TV at Kabusiness Family, at gayon na rin po yung aking mga kasama mga reactors, si Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Ma'am Flair's Channel, Katangay PLC, Kalina Turak, Taong Gala, and si Kamix Vlog. Yun po, wala na kaya akong nakalimutan. So ito po yung reaction ko patungkol dito kay Bong, na napag-alaman ho natin kasi nagkwento kay Ate Vera na tatlong beses na pala itong na-hold up sa bawat uwi niya na ginagabi galing kila Pinuno Kabusiness. Mabuti ka mo at hindi niya dala yung kanyang cellphone, at batay din sa pagtatanong ni Pinuno Kabusiness, nakuhaan siya ng kanyang pera, 500, yung binabali niya kay Mrs. Kabusiness. At tinutukan nga dito siya sa tagiliran, tatlong lalaki daw, ayong kay Bong. Doon pa rin sa area na yon, pero sa hindi sa mismong kung saan siya, kumbaga paiba-iba ng lugar, pero doon pa rin sa daan na yun, ayon sa kanya. Pero hindi siya nagsumbong, hindi siya nagsabi kay Pinuno Kabusiness. Diba? Kumbaga sinarili na lang niya. Dapat, nung unang beses pa lang sana, Bong, na nangyari sa'yo yun, pinaalam mo na kaagad kay Pinuno para na-actionan. Para hindi wala ng pangalawa at wala ng pangatlo. Diba? So, mabuti na lang, thank you Lord, dahil hindi ka nasaktan. Hindi ka sinaktan, hindi ka binugbog, o hindi ka nasugatan. Wala nangyaring masama sa iyo. Kaya ngayon, yun nga ang sabi ni Pinuno ay ipapahatid na lang ito si Bong sa tuwing gagabihin na sila. Basta pag nagdilim na, ihatid si Bong. At saka sana, ano, kung sino man yung maghahatid, huwag kayong dadaan dun sa lugar na yun kung saan na hold up si Bong, lalo na pag nakamotor. Kayo intoy, mag-iingat din. Di bali na nandun na lang kayo sa highway ba? At least maraming sasakyan. Kasi katulad yan, delikado rin po pag nakamotor, baka mamaya kayo naman yung harangin pagpabalik na. Delikado, kaya mag-iingat. Yung mga taong ano, walang magawa sa buhay, hindi namumuhay ng patas, mga ano yan eh, walang sinasanto ang mga yan. Kaya mag-iingat din kayo intoy, kung sakasakaling sino man ang maghahatid kay Bong, huwag na lang kayong dadaan doon sa lugar kung saan na hold up na si Bong ng tatlong beses. Kailangan mag-ingat-ingat na rin. At nag-aalala talaga dito sa Pinuno. May nabasa nga akong komento na wow, special naman daw ni Bong, ihahatid-hatid pa, paano yung gasolina? Oh, syempre, alam na yun ni Pinuno kung ano yung gagawin, diba? Kasi nga ayaw, antay pa ba natin na may mangyari ulit na hindi maganda sa Kabusiness Family? E sino ba naman ang mahirapan? Di sila pa rin. Sila Pinuno Kabusiness pa rin, sila Mrs. Kabusiness pa din. Eh, siyempre, prevention na lang. Total, alam na, at kilala yung si Bong. Sigurado, kasi napapanood yun. Kaya nga nakalabonet, hindi niya nakilala kung sino yung mga taong yun. Inaabangan na talaga siya doon. Biro tatlong beses na. Diba? Dapat salamat tayo at ayan, okay si Bong. At ihahatid na nga daw siya. Yun. Tapos, hindi po muna ako magsa-shoutout ngayon, ano, mga kababayan, ka-business, kapapit, kalingap. Basta doon po sa mga galing kay Kabayan Inday Ocray, ililista ko pa yun yung mga pangalan para pasalamatan ko kayo ng maisa-shoutout ko rin ang inyong names. At galing na po ako doon sa bahay ninyo, dumikit na rin po ako. At yung iba wala kasing mga upload, pero dumikit na rin po ako sa inyo para nakahanda na if ever ano din kayo plano na mag-upload ng inyong mga video dyan. So, ano lang, kay Ate Marilyn pala, ingat kayo palagi. Ate Ninette, Ate Ems, Cords, Kabayan Julia Pardales, Kabayan na si Pascual, ingat kayo. At saka yung mga iba dyan na lahat po na nakasuporta sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. So, yun po lang muna ang aking reaction ngayon, ano. Ano lang to kay Bong, napasalamat tayo na walang nangyari masama sa kanya. At ano pala, napapansin natin,
yung ugali ni Bong simula nung nakainom siya ng vitamins galing kay Doc Vincent. Ano na siya, yung maganda na yung ano niya, yung pag-iisip niya at diretso na siyang magsalita at saka ano na, nasasabayan niya na talaga kung ano yung pinag-uusapan. Kaya believe na nga dito sa pinuno ka business. Marunong na si Bong, yung kaliwanagan ng isip niya, mapapansin natin nandoon na talaga siya. Sana hindi natin alam kami follow-up check-up pa yun kay Bong para totally talaga ay okay na siya. Diba? So magre-reaction ako patungkol doon sa kanila ni Kayla sa susunod. Ito lang muna sa akin ngayon. No? Mag-ingat po tayo palagi at gabayan tayo ni Lord. To God be the glory.